Mga kalahing kayong manggi at kapwa Pilipino, ano man ang inyong tribo, partidong politikal, kulay ng balat, pilantik ng dila, relihiyon o katayuan sa buhay, pare-pareho po tayong lahat ng mga soberano. We are the sovereign Filipino people, hindi po ba? Ang malungkot nga lamang po, hindi pa tayo dumating dun sa puntong meron tayong iisang bansa at iisang diwa. Nahahati po sa dalawang hanay ang ating lipi. Hanay ng iilang mga kurakot at hanay ng sandamakmak ng mga biktima ng korupsyon. At ang mas malungkot, may pagkakaisa ang mga nangungurakot habang watak-watak naman at walang pagkakaisa ang mga biktima tulad natin. Malinaw po, malinaw pa sa sikat ng araw na ang numero unong problema po nating mga soberano ay ang talamak, garapalan, at malakasang korupsyon sa buong pamahalaan. Malinaw din ang dahilan kung bakit namamayagpag ang korupsyon ay ang sistema ng hustisya na atin pang minana sa mga Kastila. Ito po ay ang trial by palakasan. Malinaw ng sistemang ito ay madaling namamanipula at nasisindikato ng mga nasa poder sa gobyerno at ng kanilang mga kasapakat na mga oligarko. At malinaw na ang bukod tanging solusyon ay ang pagpairal ng jury justice system sa bansa o yung pong tinatawag na hukumang hurado ng mga soberano. Tried, tested, and proven na po ang sistemang hurado sa bansang Amerika at sa marami pang ibang bansa na mauunlad dahil wala pong anumang rebellion na nangyayari o nagaganap sa mga bansang ito at sa mahaba na pong panahon. Ako po ay may nais na hilingin sa inyo. Pag-aralan po ninyo ang tungkol sa sistemang hukumang hurado o trial by jury. Dito mismo po, sa ating website na ito ay marami po kayong matutunghayan, mababasa, mapapanood ng mga video ukol sa trial by jury. Maaari din po ninyong i-Google search ito para sa mga karagdagan o sa mas kompletong mga detalye o impormasyon. Sigurado po, sinisigurado ko po sa inyo na ang sistema ng hustisyang hurado ay swak na swak sa panlasa po nating mga Pilipino. Aha. Dahil po, bago dumating ang mga Kastila sa ating inambayan, ito na po ang sistema ng hustisya natin sa bansa o sa buong kapuluan, sa bawat balangay. Aha. Sistema ng hustisyang hurado ng konseho ng mga nakatatanda. Kapag inyo na pong napagtanto, no, na talagang angkop na angkop, at wala naman po akong kaduda-duda, abay, kung maaari lamang po, makipagbayanihan na po kayo sa team juror at sama-sama po nating isusulong ang pag-amenda ng saligang batas, particularmente yung pong mga batas ng ating mga karapatan o batas ng ating mga karapatan. Idadagdag po natin ang karapatan sa mabilis, pampubliko at patas
na paglilitis sa hukumang hurado ng mga soberano. Tayo po, tayong lahat, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, may sentido komun ng pangkaraniwang tao, kwalipikado po na maging hurado at raffle po ang pamamaraan ng pagpili upang walang kinikilingan, walang tinitingnan, tinititigan ang bawat hurado. Wala pong kaduda-duda na ang edikain pong ito ay siyang magbubuklod-buklod sa lahat ng Pilipino. Bakit ho kanyo? Simple lamang po. Ang mga mamamayan, ma-Pilipino man yan, Amerikano, Hapon, Korean, taga-Hong Kong, o sa mga anumang lahi o anumang lipi, magkakaisa po ang mga iyan kapag merong isang bagay na magbubuklod sa kanila na lahat ay makikinabang. Ay dito po sa sistemang hurado, ay wala ka duda-duda, lahat po tayo makikinabang. Kaya ito po ang magbubuklod-buklod sa atin at ito po sa sistema ito masasabi na magkakameron tayo ng isang diwa para sa isang bansa. Magiging hayahay po ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi na kailangang mag-ibang bayan o maging OFW para makapaghanap buhay, kumita at mabuhay ang pamilya. At wala na pong marirecruit ang mga rebuilding grupo kahit isang Pilipino kapag umiiral na sa bansa ang sistemang hurado. Mabuhay po ang laing kayo, Manggi. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino at nawa po patnubayan ang bawat isang soberano ng dakilang manlilikha. Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko.